lunch na ng gabi. So, kumain kasi ako ng ano, ng tinapay. Ayan, kaya nadighay tayo. So, ayan. Laging gutom ang buntis. Ganun talaga, normal na yun. So, kailangan din natin mag-maintain. Baka kasi, di ba, mahirap magpalaki ng bata sa tiyan, sa loob ng tiyan, di ba, di sa labas. Okay. Para mas safe. Yung nga sabi ko is, abangan nyo ang ating routine ng mga buntis na kagaya ko kung ano yung mga pwede kong i-share sa inyo as pregnant. Ayan, alas 11 na ng gabi. So, kumain kasi ako ng ano, ng tinapay. Ayan, kaya nadighay tayo. So, ayan, laging gutom ang buntis. Ganun talaga, normal na yun. So, kailangan din natin mag-maintain. Baka kasi, di ba, mahirap magpalaki ng bata sa tiyan, sa loob ng tiyan, di ba, di sa labas. Okay. Para mas safe. Okay, so, ayan, ang gagawin ko is, ayun nga sabi ko is, abangan nyo ang ating routine ng mga buntis na kagaya ko kung ano yung mga pwede kong i-share sa inyo as pregnant. Okay? So, ngayon, ipapakita ko lang sa inyo ang ginagamit kong face mask. Susuklay muna tayo. Galing na ako sa CR. Ayan. Ayan siya. The stem cell face mask made in Japan. Japan. So, bago kayo maglagay nito, maghihilamos muna kayo. Siyempre. Maghihilamos kayo. Mas maganda kapag ang face mask malamig galing sa ref, ilalagay nyo lang siya sa ref. O kung meron kayong personal na ref na mga maliliit pang kwarto, ayan, doon nyo siya ilalagay. Napakaganda ng face, malaki ang tulong ng face mask. Lalo lang kapag gumigising ka sa umaga, dahil nakaka-soften po ito ng face and nakakatanggal ng mga dirt and nakakaiwas din po ito ng mga pagkakulubot ng face natin and nakakatanggal din po ito ng ating ano, nakakatulong po itong ma-prevent ang ating mga fine lines. Yes. Nakaka-relax din to pag malamig tapos nakahiga ka, diba? So, ayun ang gagawin natin. Mag-alcohol muna ako. Ayan. Ang ginagamit ko sa buhok, i-share ko sa inyo. Ayan, bago ako pagtapos kong maligo, ang sinishare ko is mayroon akong Baby Deal Care Fragrance Floral Savon made in Japan. Gamit kong deodorant as pregnant. Meron ako deodorant dry serum. Dove. Ayan, smoothen and firms underarm skin. Maganda rin siya. Hindi siya nakakaitim ng ano. Although, maitim naman talaga yung kilikili ko. Kasi every time na nagbubuntis ako, maitim talaga ang kilikili ko. Yes. Honestly. So, ayan ang gamit kong deodorant. Organic na ginagamit para sa kilikili ko. Napakabango nito. Organic skin, intensive whitening, underarm cream. Ayan siya. Ayan kasi organic siya. Tsaka proven and tested, maganda talaga siya. Okay? Whitening underarm na yan. Organic naman siya, kaya okay lang kahit sa buntis. Kasi wala naman something na nangyayari sa ano ko. Toner ako dito na ginagamit. Ang toner na ginagamit ko dito is, napakalaki po nito sa personal. Mumuso brand, dun ko po. Kung alam niyo po yung shop na Mumuso, mayroon po sila doon. Nung pumunta ako doon, isang piraso na lang to o dalawang piraso. Dapat pala kinuha ko na kasi minsan lang sila magkaroon ng ganyan. Mayroon ako dito nga Aloe Moisturizer Toner from Japan. Ito yung toner na ginagamit ko kasi pwede to sa mga dirt and mga something sa face mo na pwede niyang linisin. Ganon. Pang palinis lang talaga siya. Hindi siya whitening. Ayan.
Okay? So, mga bukas, pwede na ako mag-share na. Pwede na. Pag hindi na tayo busy, mag-share ako ng ating products na ginagamit natin para at least may mga idea kayo. Ayan. Kung hindi naman kayo interesado, okay lang din naman, diba? At least yung iba dyan, nagkakaroon ng idea kung ano yung mga ginagamit ng pregnant. As ako ha, kasi pregnant ako. Hindi natin alam kung anong magiging side effect din yan, diba? Pero ako kasi, subok ko na yung mga produkto, okay? Ginamit ko rin yung mga produkto. 8 months na yung chan ko. Okay? So, tignan natin. Kasi wala naman something na nangyayari sa balat ko. Hindi naman ako sensitive. Wala naman ako something na allergy or skin asthma. Wala naman po akong ganun. So, mag-ano lang ako. Maglilinis lang ako ng toner after ng face mask ko. Pag nagtotoner ako, hindi talaga maiwasan na kailangan itoner mo din yung leeg mo para nalilinisan niya. So, nakatapat sa atin yung electric fan ko. Mayroon ako yung electric fan dito kaya mabilis siyang matuyo. And after ko gumamit niyan ng toner, may ina-apply ako na cream. This one is for my dark spot, melasma, pecas. Ayan, kung may problems ka ngayon. Wala naman akong melasma. Meron lang ako sa ilong dito. Hindi ko alam kung pecas ba yan o melasma. Pero pag tinitigan talaga yun, meron ako dito. Kasi nagla-lighten yung mukha ko eh. Dati sobrang itim ng mukha ko. Nagla-lighten siya. Tapos, doon ko nakita, napansin na may mga something pala ako dito sa ilong ko. Ayan, pero hindi ko alam kung ano yan. So, naglalagay ako ng pang ano, whitening siya. Ito kasi subok ko na to. So, ayan. Subok ko na tong whitening Milashiro C Whitening Cream. Galing sa Japan. Ayan siya. Ayan. And, ayan, tuyo na yung face natin. Maglalagay lang ako dito ng konti. Sa mga part, hindi ko nilalagay lahat ng face ko. Hindi ko nilalagyan lahat ng face ko. Naglalagay lang ako kung saan yung may mga dark spot ako. Kasi whitening siya. And hindi naman siya nakaka-affect sa aking, sa aking balat. So, parang organic kasi siya eh. Mas pinapaganda niya palalo. Mas nilalighten niya yung mga dark spot ko. Dito kasi may mga bandang dark spot ako dito. Yung parang mapa. Yung gano'n. Dito. Ayan siya, oh. Yung mga nagmamapa, nilalagyan ko. Pero nag-lighten siya, yes. Nag-lighten. Tapos yung ilong ko, ayan, nilalagyan ko yan. Tapos yung dito, kasi, ayan, nagkaroon ako ng mga dark spot dito. Ayan, hindi lahat. Hindi ko siya lahat nilalagyan. Dito lang. Pero depende pa rin sa inyo kung gusto nyo ikalat sa buong mukha nyo. Okay lang naman yun. Tuyuin na lang natin siya sa electric fan. Kung meron kayong aircon, much better. Yung aking ginagamit na lip balm galing Japan. Kung gusto niyo rin na makakabili ng original nito, sa Shopee lang din. Iisa lang din ang Shopee link na ilalagay ko sa description box. And eto, subok ko na to, matagal nang ginagamit ko. Galing Japan, imported made in Japan, medicated siya. Pwede siya sa mga cracked lips and chapped lips and sa mga dry lips. Medicated to mentholatum, menthol, and quick relief para sa mga may concern sa labi. Napakaganda niya. Kinabukasan nito ang feeling ko is napaka-soft niya sa labi. Tapos matatanggal yung mga yung may mga space mong, yung parang sobra na
pagka-dry, yun, matatanggal siya. Gaganunin mo na lang ng ano mo, ng iyong finger. Ayan, napakaganda niyan. One milk. Humihingi na siya ng milk. Ayan, matutulog na kasi kami. So, idudugtong pa lang din to yung video natin kinabukasan, ha? Para naman at least alam nyo ang ating routine, di ba? So, hindi pa naman to full na inaano ko sa inyo, pero may mga ano talaga. Wait nga, lantimpla ko nga lang to. So, ayun nga. Hindi naman to total yung pinakita ko sa inyo lahat. So, ang gagawin natin is bukas ng gabi, as usual, mga ganitong oras. Kasi live, nagla-live selling ako. Isa akong seller, syempre, di ba? So, gabi ako nagla-live. So, gabi ko na rin gagawin ang pag-share ko sa inyo ng products or mga items na ginagamit ko. Pero mostly, ang ginagamit ko talaga, mga made in Japan, mga imported. Mahilig kasi ako sa mga imported. Diba? Akalain mo yan. Okay, so, ayun na ang for tonight. Bukas na ulit. The next day. Ayan guys, alas 3 na ng hapon. So, nakaligo na tayo. Hindi nga na tayo nakapagsuklay. Ayan. Fresh from the bath. So, medyo maulan ang hapon natin ngayon. And, mainit pa rin talaga. Kahit umaambon-ambon, umuulan-ulan. Kanina malakas yung ulan ngayon, ambon na lang. Ayan. Pero, makulimlim, sana ganyan lang lagi. Para hindi masyado mainit, no? Grabe ang init ng panahon ngayon. Kahit naka-aircon kapag labas mo, sobrang init. Kumain ako kanina ng spaghetti. Kunti lang kinakain kong kanin. Hindi naman ako masyado kumakain ng kanin, kapiranggot lang. Minsan sa gabi hindi ako kumakain. Kagabi lang ako hindi kumain pala ng kanin. Tapos, ngayon kumain ako ng spaghetti. Pasta naman ang kinain ko ngayon. Merienda na yan. Hindi na ako magbe-merienda ulit. Kailangan natin mag-maintain kasi malapit na yung ano natin. Monthly due date, diba? So, July ang ating due date. Ayan. Tapos may mga tinapay pa ako dyan na gardenia. So, kailangan natin ubusin yan bago mag-expire. Ayan, kakainin natin yan. Baka mamaya hindi na talaga ako kumain ng kanin. Another, ano, okay lang yan kasi kayang-kaya kami. Hindi naman ako nagugutom. Kahit naman ano kinakain ko dyan, huwag lang ako magkanin na magkanin. Kasi lumalakas lalo yung pagkain ko sa kanin. Kailangan natin mag-maintain. Maliligtutin ko muna po. Ayan, ang dilim na ng langit. Napakadilim na. Malakas ang ulan mamaya. Aayusin ko tong mga ano dito. Hindi tayo nakapagsuklay eh. Meron pa akong mga damit dito. Meron pa akong mga damit dito na hindi ko masyado nagagamit. Pangbuntis siya. Ipamimigay na lang natin to sa probinsya kung sino may gusto. Ayan. Kanina nag-almusal ako. Ang aking almusal is maitim ang kilikili ko. Sobrang itim ang kilikili ko talaga. Sobra. And ang ating almusal kanina is saging na saba. Tsaka abukado. Gumawa ko ng abukado. Nilagyan ko lang ng anmang. Tapos medyo konting ano lang. Tubig na malamig. Konti lang na pagkain. Ayun yung pinaka-almusal ko.
Meron pa akong sobrang isa. Lotion ako. Yung gamit kong lotion ngayon, nabuntis ako. Ayan. Johnson. Pati yung ano ko, sabon ko, diba, Johnson din yung ginagamit kong lotion. Pero konti lang ako maglagay. Dito lang ako naglalagay. Tapos sa chan. Ganyan lang. Pero hindi ako araw-araw nag-a-apply ng lotion. Kasi diba mainit. Pero ito kasi caring-carry sa ano. Caring-carry sa aking balat. Sensitive ang ating balat ngayon. Yung, ano ko ha, yung pag nagbubutis kasi ako, nagkakaroon ako ng mga pimples sa katawan. Hindi buong katawan. Yung, bawa, sa first baby ko kasi nagkaroon ako ng mga pimples dito sa, ano, sa dibdib. Tapos, biglang nawala nung nanganak na ako. Tapos, ngayon naman, nabuntis ako. Hinwala akong, ano, pimples sa dibdib. Meron naman ako dito sa tagiliran. Magkabila ang tagiliran ako meron. Hindi nga lang siya kumakalat. Ayan. Siguro, ganun talaga pag nagbubutis ako. Ayan, magtutupi muna tayo ba? Ayan, kakakuha lang natin ng sinampay. Magtutupi muna tayo, syempre. Tapos kahapon, ito yung mga tinupi ko. Kakakuha ko lang din kahapon yan. Ayan, mga natupi natin. Ilalagay na natin yan sa ano, sa lagayan ng mga damit. Ito, tapusin ko lang to sa mga, ay, ito sa anak ko to. Ayan, mga maliliit.
So, alas 4 ng hapon. Ayan, tapos na tayo magdikpit lahat-lahat. Baka hindi na ako makapaggawa ng video o vlog kasi ayan, Happy Father's Day pala sa inyong sa inyong mga hubby, husband, ay mga jowa, 'di ba? So Father's Day ngayon, wala namang ganap, dito lang kami sa bahay matutulog kasi may pasok yung asawa ko bukas. Day off niya ngayon. So baka hindi na ako makapag-vlog or makagawa ng video. So hindi natin alam kung may ganap pa mamaya, hindi ko alam. Basta wala naman akong ginagawa kundi magligpit na magligpit, 'di ba? Wala rin kaming live selling mamaya kasi tawag dito, Linggo ngayon. Ibig sabihin, day off ng mga Inday. Ayan. Day off namin. Kaya wala kaming live selling. Medyo pahinga rin kami pagka-Linggo. Minsan naman nagla-live kami pag-Linggo. Ayan. Pero minsan lang yun. Ngayon, maghuhugas ako ng ano, mga dede ng anak ko. Kailangan ko na maghugas araw-araw. Ganun talaga. And, ito yung kinain ko kanina, spaghetti, ubos na. Hindi kundi lang kinain ko, kumain din siya. Ayan, naubos. Okay, baka mamaya maglaba ako kasi meron naman akong labahan. Mga ano, kakatupi ko lang eh, diba? Maglalaba naman tayo ulit. Pag hindi tayo makatulog ng hapon, hapon na ngayon eh. Pag hindi tayo makatulog ngayon, pero medyo inaantok tayo. Tignan na lang natin mamaya kung makapaglaba tayo. Pero plano ko labahan ang damit ng asawa ko, uniform lang kasi wala naman kaming gaano labahin. So ayan, alas mag-7 PM. Ayan, surprise!